So ayun mga tropa, nandito kami, kasalukuyang kaming nasa endurance at gamit ko ngayon tong Maxxis. Ito na siguro yung huling beses na magagamit ko to kasi papalitan na natin siya ng Zeneos tire. What is up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Ano nga ba yung agenda natin ngayon? At nakapag-vlog ulit tayo. First, update muna sa mga tropa, solid subscribers natin. Marami na din kasing nagtatanong sa akin kung kailan ako ulit mag-upload. And then pupunta tayo ngayon sa sa pinagpagawa ko ng sticker. Nakakaya naman kasi minsan na-approach na ako pero wala akong maibigay ng sticker kasi naubusan tayo ng sticker. Tapos afternoon, mapalitan na natin ng gulong ito si Snipey. Sulit na kasi yung gulong niya sa likod. Grabe. Tinik na lang ng tilapia mabubutas na tong gulong ko. Ayan, quick shoutout nga muna tayo pala. Shoutout dun sa naglibre sa amin ng food trip nung nakaraan, si J. Lloyd Rasquero, owner ng Spotted Cafe dito sa Itchage. So kung magawi kayo dito, try nyo pumasyal dyan. Kasama rin namin doon, gusto magpa-shoutout sila Mark Dale Carriaga, si Raymar Partido, tapos si Mark Christian Ortiz. Kailangan natin bilisan kasi baka ma-late tayo sa pagkuha ng sticker. So, sa malayo-layo pa kasi dito, mga nasa 30 kilometers pa. Kaya nakuha na natin yung sticker natin. So ituloy na natin yung objectives natin ngayong araw. Bali ako nang magbabaklas ng gulong ko tapos isasakay ko na lang sa motor. 5 hours later. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Yan na yung condition ng ating gulong. Yan. Sobrang gamit na gamit. Bale, ito nga pala yung Maxxis. So, yung ganitong condition ng gulong, nasa critical condition na yung ganito. Anytime, pwede na tayong itirik nito sa daan. So, babaklasin ko na lang muna. Tanggalan natin. Ganun lang kadali. So, pupunta tayo ngayon sa vulcanizing shop para ipabaklas natin to. Tara, samahan nyo ako mga tropa. Let's go! Bali, ito na mga tropa yung ipapalit natin na gulong. Itong Zeneos, medyo low profile siya. Gawa nga ng, ang size niya is, hindi makita, 120 by 60. Compare natin dito sa dati, 120 by 70. Meaning, mas mababa yung height nito kumpara dito. Kasi ito matangkad tong Maxxis na 120-70. Umumotor sana ako, kaya lang umuulan.
Ay, hindi ko pa pala binalata. Ito yung sniper. Sniper. Sulit na rin yung gulong na yan. Dalawang taon. Oo, sulit. May silang tata yan, pero silang. Tanggal na. Ayun. Naninira din pala ng ano yung sila. Naninira yan pala yan. Sisirahin niyo yung mags niya. Sisira niyo yung mags. Tama lang na hindi na ako lalagay ng gano'n. Salamat kaya. Ayan na siya mga tropa, na ikabit na natin. Para sa akin, napakaganda ng fitting niya dito sa mags ng sniper. Saktong sakto lang para sa akin kasi low profile siya pero hindi siya ganun ka-flat. Ayan. Talagang nakikita mo pa rin yung shape niya. Hindi siya pa-flat na ganun. Masarap patakbuhin yung ganitong klaseng fit ng gulong. Yun nga lang, medyo lumiit talaga yung itsura niya. Yan, compared dun sa Maxis. So, ikabit na natin mga tropa para ma-test na natin. Malaman natin kung ano ba ang feeling ng Naka Zeneos ZN62. First time ko lang gagamit ng Zeneos. Tignan natin kung magugustuhan natin siya. Mahaba-haba na naman ang pagsasamahan namin itong Zeneos na to. Kung sakaling magtagal. So, talpak! At syempre ang trademark natin yan, lalagyan natin ng paint. The next day. So ayan mga tropa, naikabit na natin tong ating Zeneos tire. Nagamit ko na siya ng around 30 kilometers yan, kaninang naghatid ako. Umulan kasi, kaya napakadumi ulit. Ganyan yung ano niya, yung pagkakalapat niya. Yan, talagang medyo nagkaroon pa ng space yung gilid. So mukhang pang banking nga siya, pero hindi naman natin magagamit yan eh. Napakalalim ng kanyang mga groove. Ayan, sobrang lalim. Actually, pag tinutulak mo siya na nakasakay ka, ramdam mo yung pag ganun ng ano ng gulong dahil dito sa groove niya. Madali lang to siguro mapudpud kasi parang ang liit lang ng nakalapat sa ano sa lupa. Pero sana magtagal 'yan. I-adjust natin tong ating camera. Focus natin dito sa gulong. Ayan. Ayan yung itsura niya, napakaliit ito. Sa lapat niya dito sa sniper, based sa experience ko, maliksi, madaling bumawi sa kurbahan. Pag kunyari kumurba ka ng pakaliwa, madali mo siyang huhugutin pa kanan, ganun. Kasi gawa nga ng low profile pero medyo pa donut pa rin siya sa taas. Yun yung nagustuhan ko dito sa gulong na to. Stable naman siya. So try nating patakbuhin. Kasi kanina nag vlog na ako, kaya lang nag off yung camera natin. Stable naman siya, patakbuhin mga tropa. Ramdam mo yung pagka soft compound ng gulong, lalo at bago. Ewan ko lang makapit to pag basa, pero wala naman talaga makapit na gulong sa madulas na daan eh. Maganda. Ang ganda ng handling niya dito sa stock mags ng ano ng sniper. Hindi masyadong lumalaban kapag kinukurba. Hindi rin siya bumibigla. Meron kasi mga gulong na ano,
parang imbis na pa-shape siya ng ganun, eh patulis siya, parang nagmumukha siyang patulis, parang pag ganun siya. Kaya ang nangyayari, pag kukurba ka, parang i-diretso ka niyang itutumba. Yung ibang shape kasi ng ano ng mga gulong, kung hindi akma sa fitting ng mags, imbis na pabilog lang siya, nagiging pa ano siya, patulis. Dapat pagbibili rin kayo ng gulong, eh mamili rin kayo ng tamang sukat para sa fitting ng mags sa size. Disclaimer nga lang pala, no, mga tropa, hindi tayo nagpalit ng gulong dahil pangit tong gulong na to. Ito pa yung gamit ko simula nung nag-start tayo mag-vlog. Hindi tayo pinahiya ng gulong na to. Ilang endurance, ilang rides din ang napuntahan nitong gulong na to. Wala rin akong masabi dyan kasi napakatibay din ng gulong na to. Tsaka napakakapit din. Kaya lang ako bumili ng Zeneos kasi gusto kong matry yung ibang brand katulad ng Zeneos. So hindi tayo in-sponsoran ng Zeneos para i-promote. Ginawa ko tong video na to para may idea kayo about sa Zeneos tire. Mahilig kasi ako mag-explore ng mga iba't ibang brand. Gaya nga ng nabili nating Zeneos, na try na rin natin ang Pirelli, Michelin, FDR, yung mga IRC yan, na try na rin natin. Dinagdag ko lang sa vlog para alam ninyo, mga tropa. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag, I want a way